Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Buksan po natin ating mga Biblia. Sa aklat po ng Matthew chapter 5 verse number 8. Ang sabi po ng salita ng Diyos, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa araw na ito. Salamat po Diyos sa isang pagkakataon muli na makapagbahagi po ng iyong salita. Dalangin po namin na kayo po magpala sa aming po kinig sa bawat tainga na makikinig po ng katotohanan ng ito. We pray, Lord, that you work in a special way sa mensaheng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Minsan ba na itanong niyo na rin sa iyong sarili, paano ko ba makikita ang Diyos? Na dito po, isa po ito sa mga beatitudes na nakasulat dito po sa Matthew chapter number 5. At ang beatitudes po ay ang aking pakiwari, galing po yan sa dalawang salita na beautiful and attitudes. So, beautiful attitudes. And isa po sa mabuting pag-uugali ng isang mananampalataya ay ang pagkakaroon ng busilak o malinis na puso. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Unang bagay po na gusto kong makita natin dito ay yung salitang pure. Ang pure po ay, ang ibig sabihin po ng pure ay clean, blameless, and stained from guilt. Yan po yung salitang pure, malinis, blameless, wala kang maipupula sa kanya, and walang guilt. And alam niyo po, dahil tayo po ay makasalanan, mahirap po itong makita. Pero dahil po sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon, ay tayo po ay ginawang pure ng Panginoon. Ang sabi po ng 1 John chapter 3 verses number 1 to 3, ang sabi po ng Biblia, "Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, we are now the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in himself, or in him, purifieth himself, even as he is pure." Kailan po tayo naging pure sa harapan po ng Diyos? Nung naligtas po tayo, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po'y tinuring ng Diyos na pure. At ang sabi nga po ng Biblia dito, ginawa tayong anak ng Diyos. At isang araw, hindi man tayo kilala ng mundo, pero isang araw, mahahayag ang anak ng Diyos na si Jesus at magiging kagaya na niya tayo. Pero habang nandito pa tayo sa mundong ito, ang sabi po ng Biblia, ito po yung katangian ng isang taong ligtas. Ang sabi niya, "And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure." Ang sinumang may ginitong pag-asa, nililinis ang kanyang sarili dahil siya'y malinis na nga. Alam niyo po, nang tinanggap natin si Jesus, nagkaroon po tayo ng kamalayan sa kalinisan. Dati, wala tayong kamalayan sa kasalanan, pero ngayon, nagkakaroon na po tayo ng kamalayan para tayong bagong bihis. Yung bagong bihis po ay pag napadaan po yan sa putik, iiwas po siya ng putik kasi bagong bihis na po siya. Pero yung madungis na, ay wala na pong pakialam doon sa mga putik. So una po, mapalad ang may malinis na puso. At sabi ng Biblia, so una, yung pure, ay salitang pure, pangalawa is the word heart. The heart is the spiritual center of life.
Ang puso po, ito po yung pinakang spiritual na sentro ng buhay. It is where thoughts, desire, sense of purpose, will, understanding, and character resides. Dito po yan sa puso. Kaya nga po, ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse number 23, keep yourself with all diligence, for out of it are the issues of life. So ingatan po yung puso. Minsan pa, sinabi ng Biblia, sa Matthew chapter 12 verse number 34, O generation of vipers, how can ye, being evil, seek good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So kung ano po yung laman ng ating puso, yun po yung nababanggit ng ating mga bibig. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay maligtas from the heart. Sabi ng Bible, with the heart, man believeth unto righteousness. Sabi nga sa isang awitin, the heart of the problem is the problem of the heart. So kailangan talagang maligtas. So para magkaroon ng busilak na puso, kailangan makilala ng tao si Jesus. Kung yung oras na ito, hindi ka pa nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala mo si Jesus. Mapalad ang may busilak na puso, sapagkat makikita niya ang Diyos. At yun po yung pangatlo. Una, yung salitang pure. Pangalo, yung salitang heart. Pangatlo, yung salitang see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Now, sa maiksing paglilingkod ko sa Panginoon, ay nakapag-usap na rin po sa mga tayo, sa mga mangilan-ngilang mga tao, sa pagharap nila ng napakaraming mga suliranin. At ang problema po doon ay they never saw God beyond their problems. Hindi nila nakita ang Diyos sa likod ng kanilang suliranin. Nakikita lang po ng tao ang kanyang problema. We see problems, we see pains, we see sicknesses, we see COVID, we see poverty. But we never see the opportunity to be a blessing because we never see God working through our pains, through our poverty, through our struggles. At yan po ang malungkot po na bahagi ng buhay kapag ang tao po'y wala sa Panginoon. Kapag hindi niya na nakikita ang Diyos sa kabila ng kanyang mga suliranin, sa kabila ng kanyang struggle, sa kabila ng kanyang karamdaman, sa kabila ng kanyang sakit na naranasan. Kaya po, makakapakinig tayo ng salitang, kung alam mo lang yung aking dinadanas, kung alam mo lang yung sakit na aking nararamdaman, or kung alam mo lang yung kapagitian na dulot ng circumstansyang ito. Alam niyo po, ang tao po ay lagi-lagi may hinaharap. At pagkaminsan, imbis na makita ang Diyos sa kanyang suliranin, sa kanyang kabigatan, sa kanyang pangangailangan, ay minsan nakakalungkot na naisusumpa pa po ang Diyos. Pero mapalad, blessed are the pure in heart. Sapagkat sa anumang circumstansya, in any circumstances, makikita niyo po talaga ang Diyos. Meron po tayong minamanage ng isang organization and we're part of that management staff. And may mga nararanasan po yung mga suliranin. At minsan magtatanong ako ng mga counsel sa mga mas mataas po sa atin. And may mga suliranin na hindi mo na hawak, hindi mo kayang solusyonan. And hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ni Dr. Ed Frampton. Ang sabi niya, you should see God in all this. Dapat nakikita mo ang Diyos sa likod ng iyong hinaharap na suliranin. So, makikita lamang natin ang Diyos if we have pure heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, ang tanong, nakita mo na ba ang Diyos? Makikita natin ang Diyos kapag meron tayong busilak na puso sa likod ng ating mga suliranin. Makikita natin ang Diyos working for our good. Kaya po, nawa ito po mensaheng ito ay naging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Tayo po yung sumandaling manlangin. Dakilang Ama, salamat po sa araw nito. Pagpalain niyo pong salita po na aming
napagbulay-bulayan, mapalad ang may busilak ng puso sapagkat makikita nila ang Diyos. And Lord, we pray, Lord, na kami din po sa aming mga sirkomstansya ng buhay, mapait man na karanasan, masakit man na karanasan, o anumang suliranin, bagyo man ang buhay, personal na buhay, o anumang po yan, naniniwala po kami na ang may malinis at busilak na puso ay makikita po kayo sa likod ng bawat sirkomstansya. Bless every one of us today. We pray for the peace of Jerusalem. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po sa bawat isa.